kapag nadala na kita sa hideout. Tsaka ako pasusunurin si Froylan doon. At pag nangyari yon, matutupad na lahat ng mga plano ko para sa amin. Simple lang naman ang gagawin ko eh. Pag nakita ko si Froylan, sasabihin ko lang sa kanya huwag kanyang pakinggan. Talaga bang hinahamon mo ko? Ma'am, easy lang po. Malapit sa po tayo sa checkpoint. Olivia, manahimik ka. Kundi ihahampas ko talaga to sa ulo mo para makatulog ka at para hindi ka na makapagsalita. Naku, paano yan, Vicky? Nakita na yata ako ng mga pulis. Iintayin lang na mga yan kung anong sasabihin ko pagtapat natin sa kanila. E pagbigla naman ako nawala dito sa tabi mo, hindi kaya magduda sila. Shut up! Ibalik mo na nga tayo sa sementeryo. Mukha namang mas feel ni Olivia na doon mamatay. Sa bagay, mas bagay nga naman. Para suwak na, di ba? Halika na, bilisan mo. Daddy, dito ko po sila iniwan. Dito rin po ako ipinahabol ni Ate Vicky. Wala na sila dito. Daddy, saan sila dinala ni Ate Vicky? Iniwan ko lang naman po sila kasi gusto ko hanapin si Mickey. Daddy, kasalanan ko kaya nawawala sila. Siya, Mickey Finn. Daddy! Okay. Andito na ang daddy. Andito na ang dad. Daddy, nasabi na ho sa amin ni Chester na nagkabalikan na raw ho kayo ni Mami. Daddy, we're so happy po. May daddy at mami na din kami. Complete na tayo. Ako man masaya. At nakita ko uli kayo. Bakit nandito ka? Sinabi ko naman sa inyo na gusto kong tumulong eh. Bakit ayaw niyo ho bang magtiwala sa akin? Kailangan ho natin ngayon magtulungan. Dahil hawak ni Victoria si Ate Olivia. Pwede na lang.